isa na mga Kristiyano, nakaligtaan niya yung ano po yung tinanggap na sa Panginoon at kung paano po sila tumanggap sa Panginoon. Minsan nga, pag tinatanong ko sa Kristiyano, ano po ba ang ibig sabihin ng church? Minsan iba-iba yung mga sinasabi. Ano po ba ang bunga ng kaligtasan? Iba naman, iba yung sinasabi, iba naman. Hindi po pareho. So as a reminder po, ang kaligtasan, ang bunga po ng kaligtasan ay ito po. Ito po siya. Sabi po, ang kaligtasan ay isang tiyak na karanasan para sa isang tao. Hindi ito isang bagay na wala isang totoo at praktikal ng buhay niya. Kung ang tao ay lumipat ng bahay, ng trabaho, ng kapaligiran, hindi kaya ay napakilalim siya sa iba. Ibang pinuno ng pangyayari ko ay may tiyak na konsekwensya sa kanyang mga araw na buhay. Gayon din ang kaligtasan. Ito ay natatamasa at sukat na talugod ng bawat Kristiyano. Tayo kong dahil. Lord, maraming po salamat sa wawag ito, Lord God. Salamat po sa buhay sa aking buhay, Panginoon. Dalayan ko po, Diyos, na maspasan niyo po ang pag-aaral sa araw ito, Lord God. Dalayan ko po, Ama, na madalas ko sa aking Espiritu Santo ang isang muna sa aming sa aking please ask for God, sa Jesus, Lord God. Jesus, my name, David, and Jesus. So wala nung pagpapa, no? Wala pong banyagan. So Tagalog po tayo. Nakakalama ko. Okay, itong... Okay. Tagalog ko sa aming saya. Ang sabi ko niya, ang kaligtasan ay isang tiyak na karanasan para sa isang tao. So mayroon po ba kayong karanasan na nagtungula nung kayo ay maligtas? Amen. Anong klase ng karanasan? Mayroon kasi mga katanungan, di ba? Pag na-encounter po niyo yung ikaw ay pupasok sa isang Bible study na yung Bible study ay talaga wala silang background kung sino po ang Diyos, kung ano po ang Biblia. Marami po silang katanungan na kung minsan ikaw po ay natatrap doon sa pagsagot mo sa kanila. Napansin po niyo yun? O doon lamang sa nagtuturo ng Bible study, kayo na napansin, pero yung nagpupulang, hindi na mo pansin yun. So, ito po ang sabi niya, hindi ito isang bagay na humulay sa totoo at praktikal na buhay. Kung ang tao ay lumipat ng bahay, para pa nga siya, ano, yung mga paglumipat ka ng bahay, pagdating mo sa bagong lumipatan, palibang lahat yung sitwasyon. So, yun po yung sinasabi niya ito. Sabi ko, ito ay nakatamasa sa sukat lang sa kanya, itagubod ng bawat Kristiyano. So, mga pangloob ng buwan ng ligtasan ay, ang sabi niya, ligtasan ay may dagdag ng pinto sa buhay ng isang tao. Pagkat ang bagay nito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, kaagad natatanggap at karanasan ang mga bunga ito sa buhay. Unang-una, ang sabi, siya po ay isang bagong nilalna. Ito po siya. Siya po ay isang bagong nilalna. At sinabi ko, ang sino mang mati Kristo ay isa ng bagong nilalna. Ito ay hindi isang deklarasyon lamang ng pananampalataya, kundi isang katotohanan na naramdaman at karanasan. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na sa isang naligtas. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sapagkat siya ay pinalaya at pinatawad na mula dito. So ano sabi ko niya? Yung Kristiyan, isang tao na pag siya ay bagong nilalana. Pag tumanggap siya sa Panginoon, siya po ay isang bagong nilalana. Di bakit ba yung maraming Kristiyan na hindi bagong dating? Bakit ang Kristiyano kung minsan yung karakter niya hindi nagbabago? Yung pananaw niya sa buhay, ganun pa rin kung paano siya bago siya tumanggap sa Panginoon, hanggang siya tumanggap na ang buhay ng Kristiyano. Pero yung pananaw niya sa buhay, hindi nagbabago nung siya hindi pa tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Pansin ko niyo yan? Kaya madalas tayo nagkakamali sa mga decision eh. Madalas tayong nadadaba sa ating mga decision kung minsan nagdadala ng kapabahan ng ating buhay kasi hindi lumipas yung dati niyang pagkatao at hindi umasok ngayon yung bago niyang pagkatao bilang isang Kristiyano. Kapansin ko niyan? Na maraming Kristiyano ngayon na namumuhay sa pagkakasalan? Hindi na pansin niyan? Yung pagkakasala ang sabi, pagsisirungalin lamang ng mali, hindi ka malit nagkasala. Pag nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, hindi ka malit nagkasala. Marami pong mga bagay sa ngayon ng Kristiyano, yung dati niya kung sino siya, ay ganun pa rin siya sa ngayon.
Amen. Amen. Diyos nga na. Maraming Kristiyano nagbubagsak doon sa sinasabing bago na siya nila. Maari siguro natin kayo sa ngayon na bagong anyo tayo. Maari pagdating ng Friday, kuminsan napansin ko yung pag-Friday, excited kami doon sa bahay. Ako pag-Friday, pinipiliin ko na yung mga susunod kong sapatos. Pipiliin ko na yung susunod kong damit. Yung galing sa garage, yung galing yung sa... Kasi excited lang papasok ko sa pakipag-diig sa Diyos. 5:30 pa lang, makalapag na yung aming mga pintuan doon sa church. Kasi mayroon kang bagong inaasahan na harapin mo sa araw na yun. Yun po yung bagong nilalaro na sabi, ikaw ngayon ay bagong nilalaro, lumipas sa iyong nakaraan at ngayon ay bago na. Pero ang Kristiyano, hindi siya nagbabago sa kanyang araw sa buhay. Amen? Amen. Masakit po bang ganyan na nagbago ang Kristiyano? Ang sabi niya nung isang kapatid na tumadalo sa kanya, niya, Brad, sa loob na isang linggo, pag hindi ako nagpagdiin sa Diyos, parang kulang ang ating naramdaman. Ay sabi ko, pumunta ka doon sa church sa bahay. Walang araw dyan na walang gawain. Lahat ng araw, meron kami. Maliban lang magsabado, kasi araw ng paglalabara, ano gusto niyo, samahan niyo po yung sambay. Ganun po ang buhay ng Kristiyano. Ang sabi niya, sabi niya, Brad, ang pagiramdam ko sa loob ng isang linggo, kung hindi na po nakarinisentan ng Diyos, parang mababaw at matamlay ang aking pagiramdam. Pero maraming Kristiyano sa ngayon, nagipag-iig lamang sila sa Diyos pagdating ng Friday. Yung buong isang linggo na yun, kaliwali yun, mayroon mong Friday. Yung isang buong linggo na yun, maski magsalita ako ng masama o nakasakit ako sa kapwa ko, pagdating ng Friday, hindi naman ako magsisi. Di ba sabi mo, overlooker, pag pumasok ka sa church, dapat makipag-reconcile, mag-reconcile ka muna sa Diyos. Kasi hindi tinatagap yung worship ko, pag halimbawa hindi ako nagpag-reconcile, kaya gusto, sa loob na siyang linggo, pwede ka magsalita ng masama, mag-isip ka masama. Then, bago ka pumasok sa church, mag-pray ka ng Lord, patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa. Kasi ako ngayon ay mag-worship sa iyo. Pwede kaya? Sa loob na isang linggo, nagminiminigay. Mayroon ba ako nang itang kapatid? Sabi ko, bakit nandito ito? E alam mo kasi yung trabaho ko araw-araw ko nag-iikot sa buong buhay. Hanapin mo na ako niya sa mga katupan ko ng salmiya. Nakikita ko ako. At hindi ako nagdamalis ako. Sister na. So ano po ang buhay na isang Kristiyano? Sabi ang dating bagay ay nalilipas na, sabi niya, sa isang nagling na ligtas, wala lang kapangyarihan ang kasalanan. Kung nagkasala mo tayo noon, dapat hindi na po siya maulit. Napagsisihan mo na siya. Hindi mo na po siya dapat pagkatulitin. Napag nagkasala tayo, pupasan mo, Lord, patawarin mo ako, Lord. Dito lang pupasan, nagkasala ka na naman. Lord, patawarin mo pa hanggang dumating yung Friday. Puro ka lang patawad, Lord, sa aking nagawa. Pero paulit-ulit yung ginagawa. Lumipas kayo na karami, hindi? Hindi siya lumipas. Ang totoo lang, dala-dala pa niya yung nakaraan at yun po ang naging dahilan ng kasalanan mayroong kapangyarihan sa kanya. Pero ang sabi ko, ang lahat ng nasa ng Kristo, siya po ay bagong nilalang. Ibig sabihin lang, pag bagong nilalang, wala nang karapatan sa iyo ang kasalanan. Ang sabi niya, wala nang kapangyarihan ang pagbusig ng kasalanan sa mga dapat
tayo ay mayroong kakayahan na mabuhay para sa Panginoon. Hindi pwedeng may kakayahan ng isang Kristiyano na mamuhay siya sa Diablo at mamuhay siya sa Panginoon sa Kristo. Kasi hindi po sa pwede magsama. Napansin mo siya na isang Kristiyano minsan umuha sa dalawang kanyang hinihirang sa buhay niya. Gagawa siya ng Diablong gawain. Gagawa niya siya ng kaisang gawain. Kaya sabi, hindi na po wala nang kakayahan sa kanya ang Diablo. Wala nang kakayahan sa kanya ang kasalanan. Kundi ang naranasan ng isang Kristiyano, ang isang tao na pinapatawad ng Diyos ay yung kakayahan ng buhay na isang ligtas mula sa paggawa ng kasalanan. Ganun po dapat yung ating maging konsepto sa buhay bilang mga Kristiyano. Ligtas na tayo doon sa kapahamakan ng gusto ng Diablo na igawan sa bawat isa sa atin. Kasi ang Diablo, hindi siya nagbibiro sa atin. Kaya nasabi mo ang sabay ng study ko, sabi ko, hindi ko nyo alam mga kapatid, hindi tinitingnan ng Diablo kung ano laman ang puso mo. Kasi hindi niya alam yun. Yes. Ang tinitingnan ng Diablo, yung mga labas nyo, kaya pagdating ng Friday, sabi ng Diablo, bago punta tayo, makasyal tayo. Kaya punta ng Friday, dalawang Friday na, hindi sila natin dito. Kasi puro pasyal dito, pasyal doon. Kasi yung po ang tinitingnan ng Diablo. Pero sabi ko ngayon, kayo ay may bagong buhay na dapat nakatuon kayo sa pangako ng Diyos sa buhay niyo. Ganun po dapat ang Kristiyano. Hindi po yan nakukuha sa pagandahan ng suot. Hindi po yan nakukuha sa pagandahan ng trabaho. Hindi po yan nakukuha kung mayroon ng maraming pera o wala. Ang gusto ng Diablo sa atin ay yung makikita niya kung saan ka mahina, doon kanya dapat ang isang Kristiyano ay isang nagbabago na at alam niya na siya ay kinatawad ng Diyos at ngayon siya ay may kakayahan na mamuhay na wala kasalanan. Pagdating ba kayo sa akin, matulog kayo? At least, ang ulo ko istit. Pag gumano na, yung sabi, at natulog na. Kaya nga mayroon din, bisita sa Jesus Christ sa Saudi. Ang sabi ng bisita niya, lahat ng gising sa inyo yan, lahat ng tulog sa akin yan, yung Diablo yun. Lahat ng tulog ng tingin niya diretso sa Rich, ang sabi ng Diablo sa akin yan. Yung mga gising ko sa inyo yan, ay mas maraming natutulog. Ako minsan ako, pag nandiyan, nakatingin ako, hindi sa gilid, nakatingin ako, pastor, pero yung mata ko, hindi ba sa inyo klaro? Naiinggit na. Hindi siya kung karanasan niya, di ba? Wala naman nagpipris dito na walang karanasan, di ba? Kaya siya rin. Hindi niya sasabihin, hindi niya naranasan. Okay. So, ngayon po siyang, basahin po natin sa 1 Corinthians, sigang tulad ng 5-10. Sigang tulad dyan po. Sigang tulad dyan. 5-10. Okay. Sigang tulad dyan 5-10. Sabi niya, and die for all, and those who live should no longer be for themselves, but for him who died for them and was raised again. So, tingnan po yung sinasabi ni Paul. Ang sabi ni Paul nung sabi niya, ang buhay ng Kristo po ay, sabi niya, namatay siya para sa lahat. At dapat po yung naniwala at tumanggap sa kanya, mamuhay sila para sa pamasahan ng namatay at umabot ulit at nasa itaas. Pwede ba? Pwede mong gawin ng isang Kristiyano yun na pag naisip mo na ang Panginoon Kristo na matay siya para sa lahat, para sa atin, dapat na din na gawin natin na ating gantihan yung kanyang pagkamatay at tayong mamuhay na kung ngayon ayaw doon sa kanya. Ganun po dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Ngayon po ang sabi ko ang pangalawa, relasyon ko na mayroon tayong bago sa Panginoon. John 1:12. Bukod sa pagbabago mo
din na lang. Binigyan tayo ng kapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang sinuman na kay Kristo ay naayong ganap ng Diyos. Pinagtuhan ito ng banal na Espiritu sa kabuuan ng isang naligtas na may panibagong katiyakan na tumawag ng Ama sa Diyos. Roma chapter 8, verse 15, verse 1. Sabay ko. Roma chapter 8, verse 15, tayo na dating malayo at banyaga sa mga biyaya ng Diyos ay nailipat sa Kanya sa pumagitan ng Panginoong Jesus Christus. Hindi ko ba naagal na pakinggan pag ikaw isang bagong nilang na? Ang sabi niya sa dulo, tayo na dating malayo at banyaga sa mga biyaya ng Diyos ay nailipat sa Kanya sa pumagitan ng Panginoong Kristo. Kung ano po ang mayroon ng Panginoong Kristo, dapat po yun ang kinin natin. Dapat mayroon po po tayo. Kaya sabi ko sa magumahan, sabi ko, dapat po po mayroon kayo ngayon. Ariin ninyong ito'y sa inyo, pero ito ay nanggagaling sa Panginoong Jesus Kristo. Lalapastanganin mo ba siya? Hindi. Lalapastanganin mo ba yung katawan mo na ikaw ay magkipag-isan sa mga hindi pa nagpartayan? Kaya nang sabi ko, makikita po ngayon sa buhay ng isang Kristiyano, kung ikaw ay nagbago na at mayroon kang bagong relasyon sa Diyos, kung ikaw ay kasama ng mga unbeliever na sa labas. Pero kung ang halaga ko ay kagaya ng halaga nila, wala kayong pagkakaiba. Napansin ko niyo yan? Napagkasama mo yung unbeliever, kung nakakampiyo siya ng premira, kung makampiyo pa rin ng premira. Pag nakasigunda sila, nakasigunda ka rin. Pag nakatirsira sila, tumitirsira ka rin. Dapat ang Kristiyano, laging nasa kinta. Alam mo yung sasakyan yung kinta, yung dipter? Yung po yung pinakapilos yan, at ismong po yung takbo na sasakyan. Dapat ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano na bagong nilang na at mayroong bagong relasyon sa Diyos. Nakita po niyo? Dalos trabaho natin? Pag sinasabing, pwede bang baguhin mo itong video na ito? Iniisip mo, baka ikaw mag-termin, ginawa ko naman. Nakapirmira siya, nakapirmira ko ngayon. Pariho kayo ngayon dalawa, at wala kayong pagkaiba, unbeliever at believer, pariho kayo ng kasalanan sa pagsisimili. So ano po yung sabi niya? Doon sa 1 John 12. Ang sabi niya sa 1 John 12? Ang sabi niya sa 1 John 12? Sabi niya sa 1 John 12, sabi niya? Sabi niya, he who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. So tingnan po natin yung sinasabi ni John. Na sabi niya, pagkatayo na kanya? Pagkatayo na po ba niya, sabi niya? John 1.12, hindi 1 yan. So sabi niya, kung sa pagbabagong nilalang, binigyan tayo ng karapatan na may lalang ng Diyos. Ang problema sa Kristiyano, hindi niya binibigyan ng halaga yung magiging mayroong karapatan na magiging, na naging, hindi magiging ha, naging anak ng Diyos. Tapos na yun. Dinagdag ko lang po yun eh. Ikaw na ngayon ay isang anak ng Diyos. Hindi pa lang sa pagiging, kundi naging anak ng Diyos. Ngayon, ang buhay na isang Kristiyano, kung hindi mo nakikita yung bagay na yun na sinasabi ng Panginoon, na ikaw ngayon ay anak ng Diyos, yung kilos mo hindi naaayon doon sa pagbabagong buhay o bagong nila at bagong nila sa iyo.